Kamotor po, ito po. Maya, nagbubo tayo na naman uli. Ito po yung ano, pagkakabit po ng camshaft. Saka yung timing niya po, mahalaga po ito. Nakikabit na po natin ang cylinder dito. Oh. Kabit na natin po siya. Ayan. Ang ngayon, kailangan po nasa tama po tayo ng timing. Ang una nyo pong gawin, ito po sa harapan ng pulley, may degrees po dito. Ito. Bale, kailangan napakahalaga po nito ano na to. Kasi pag hindi tama sa degree, ano po yan, hindi aandar. Ano. Ah, ito. Ayan po. Ayan po, mapapansin nyo sa pulley, may isang guhit. Tapos may guhit din dito sa pinakadulo. Pero ang iba pong pulley, dito, may lima ditong degrees na yan. Kung bibilangin nyo, 1, 2, 3, baligit na yon. Pag dito ko naman bumilang po baba, 1, 2, 3, gitna pa rin. May ganyan pong design na pulley. Itong nabili namin pulley, bali, nasa dulo po siya. Kasi top dead center ng piston po yan, nasa taas. Bago natin ikabit ang cylinder head, tingnan nyo muna ang top dead center ng ano nung yung cylinder head na yung piston. Dapat nakatap siya. Bago nyo tingnan dito sa degree ng ano pulley. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ito, dito siya sa dulo eh. Yan, tama pinakatap ng piston. Ito ang tumama po. Iba-ibang pulley ang may ano, mayroon dito sa gitna. Yan, mga kamotor pole. Dapat bago kayo maglagay ng camshaft, nasa tamang degree na po rito. Tapos ito naman po, yung camshaft niya po. Ayan po, may ano din yan, timing mark. Ayan. Ayan, iyan po. Dito yan, nakaharap. Sige, kabit mo lagi. Kasi ang idler gear po niyan, sa ilalim at saka itong sa taas na idler na to, ito pong idler gear na to, ay wala pong timing mark yan. Kaya dito na, susundin na lang po natin dun sa degrees at saka itong dito po. Ayan, mapapansin nyo po nandyan. Nandyan ang isla, yung ano, timing mark. Ayan, dito nakatapat yan dito sa slot ng cylinder head. Yan po, tamang posisyon yan. Ayan, mga kamotor po. Mamaya po, pagkatapos namin po ikabit itong camshaft, kadugtong din po ng timing yan sa, ano, sa injection pump. Papakita rin po namin kung paano i-timing yung injection pump. Ah, ito, kamotor po, kakabit na po natin ang injection pump. Ito po, kakabit na po natin to. Yung injection pump na yan. Para hindi po kayo magkakamali, ito. Ang injection pump po ang tabi, mayroong bolt na malaki. Ito, ito. Yan. Bubuksan nyo po ito. Tapos, silipin nyo po, mayroon dyan, ano, mayroon dyan timing mark. May pointer. Ayan po, kung makikita nyo, may pointer, oh. Tapos, may guhit din doon sa pinaka-pulley. Pulley ng injection pump, yung gear drive nya. Ayan, pagtapatin nyo lang po yan. Pero dito po sa butas na ito, ito may bolt ito dito po, stud. Kaya ang gawin nyo, kasi hindi mahirapan po kayo mag-sentro nyan sa pointer dito sa injection pump. Pag ito din nyo binunot, tingnan nyo po, mapansin nyo, wala na yung stud dito, tinanggal na namin. Para mamaya pag salpak, madali itama yung timing mark sa gear. Ayan po, isasalpak na po natin. Isasalpak na natin siya dyan. Nandito po yung gear. Ayan. Wala po yan timing. Kaya ito yun. Dito sa injection pump tayo magta-timing. Kaya yun may timing mark dyan. May pointer. Yan ang tinatama sa slot. Ayan, kamotor pole. Nakabit na po natin. Ihigpitan na lang. Ito po, mapapansin nyo. Ito na ilo mo dito. Ah, makikita nyo po, ano na yan, nakatiming na. Ayan po, nakapinter na yan. Oh, ayan. Ayan, tapat na po sa araw. Ayan. Siguraduhin nyo po na ganyan. Para madali po mandar.
Mamaya po, papaandarin natin po ito. Ayan, hihigpitan na lang siya. Ayan. Ayan, siguro tiyak na po yan, andar na yan. Kasi nasa tama na tayong procedure ng pag ka-timing ng mga huli, camshaft, saka panghuli itong injection pump. Para sigurado pong aandar. Ganyan ang procedure po. Kapag kayo magbubo ng makina, yung mga baguhan pa pong mekaniko, ganyan po ang gagawin. Yan. Mamaya, kakabit na natin itong flywheel bago starter. Mapapandar na po natin. Yan. Connection sa injector tube mamaya. Saka intake manifold. Yan po. Bali, yan na lang kulang natin para mapaandar po ito.